Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell upang updated kayo sa mga bago kong upload. Okay, so ngayon, ang topic ko ngayon is a continuation of the topic I uploaded 6 days ago. Na ang katanungan doon is, which is more important? Ayan. Okay, so yan. Which is more important? Foods or oxygen? Okay, so siguro naman alam nyo lahat, or kung hindi man, ito kailangan nating malaman na ang ating katawan, including other animals, ay nangangailangan ng 40 to 60% foods. Okay, so yun ang kailangan ng ating katawan. And then, oxygen is 95 to 100%. Again, ang ating katawan ay nangangailangan ng 40 to 60% foods. Then, 95 to 100% oxygen. So, ganun po ka-importante ang oxygen. 95 to 100%. Okay? So, sa susunod ko na topic ay i-discuss ko pa rin kung bakit mahalaga ang oxygen sa ating katawan aside from the foods. Okay? So, ngayon, ang kamagat ng topic ko na ito is paano at sino ang gumawa ng oxygen? Or sino ang gumawa ng oxygen at paano ito nagawa? Ganyan. Okay? So, ang title nito is How Did Plants Make Food? Okay? So, yun. Again, how did plants make food? And what process is involved? So, itong halaman, ang siyang pinakamalakas, powerful. Dahil, ang plants po ang siyang gumawa ng pagkain para sa ating lahat. Halimbawa na lang, mga gulay, mga corn, yung mga rice and the corn, mga root crops, mga fruits. Okay? So, ang halaman po ang gumawa. Ganun po ka-miraculous ang halaman. And maliban pa doon, ang pinaka-importante na siyang si oxygen. Okay? So, paano ba ito ginawa? Okay, so ngayon, punta na tayo doon kung paano gumawa ang halaman ng foods at ang oxygen. And the process is called photosynthesis. So, ngayon, punta na tayo doon sa proseso. Okay? So, let's go! Okay, nandito na tayo ngayon sa proseso na kung saan ang halaman ay gumawa ng pagkain para sa kanila at para sa tao at sa mga animals. And then, gumawa din ito ng oxygen para din sa tao at para sa animals. At ang prosesong ito ay tinatawag na photosynthesis. Okay? So, ano bang ibig sabihin nito? It is the process by which plants make food. And then, ano ba ang mga kailangan upang makagawa itong proseso na ito? Okay, so these are the requirements for the plants to make food. One are the plants, then sunlight, water, and carbon dioxide. Now, lahat na ito ay makikita or available sa ating kapaligiran. Ang lahat na ito ay bigay sa atin ng ating may kapal upang tayong lahat ay mabubuhay. Okay? So, itong carbon dioxide, ito yung exhale. When we exhale, carbon dioxide ang siyang lumabas. Ayan. So, sa susunod ko na topic, i-discuss ko rin itong carbon dioxide. Okay, so how do the process of photosynthesis takes place? Or paano nangyari ang prosesong ito? Okay, so I'll show you how. Okay, so una, may mga halaman na kung saan sa dahon ay may stomata na siyang daanan ng carbon dioxide at oxygen. Next is the sunlight. Now, the sunlight is the source of energy for the plants to make food.
Then we have the water. The water is absorbed by the roots and then move up to the leaves where the food and the oxygen is processed. Okay? So, kailangan nating diligan palagi ang ating mga halaman upang magkaroon ng enough water. And the last one is the carbon dioxide from the atmosphere. Na ito rin ay kailangan ng halaman upang makagawa siya ng pagkain through the process called photosynthesis. And the end products of photosynthesis are the oxygen and the sugar. Now, the sugar is stored in the plants for their food and for the animals, and the oxygen is released in the atmosphere. Now, I will show you how the process of photosynthesis takes place. Now, this one is the summary equation. Now, as I look at the diagram, there is sun's energy. And then, the green pigment present in the leaves of the plants are the chlorophyll. This chlorophyll is the one who trap light energy from the sun. And then, the raw materials are the carbon dioxide and water. And the end products are the sugar and the oxygen. I have here another example of the summary equation of photosynthesis. So, the sunlight as the source of energy, and then the green color or the green pigment present in the leaves are the chlorophyll, and then the raw materials are again the carbon dioxide and water, and then the end products are the sugar and oxygen. Okay, so yun lang po ang proseso na kung saan ang halaman ay nakagawa ng pagkain para sa kanya, para sa lahat ng tao, para sa animals. Okay? So, ano yung nangyari? It is through the help of the sunlight as their source of energy at the green pigment present in the leaves of the plant, kaya yung color ng halaman ng dahon is green. The more it is exposed to the sunlight, the greener is the color of the leaves. And the more sugar is produced. Ganun yun. Okay? And then, so what are the raw materials? So, again, the carbon dioxide and the water. So, as we know, the water is available in our environment. At kung wala man, diligan natin ang ating mga halaman upang magkaroon siya ng source of water. Now, ang carbon dioxide, as we all know, it is the product of breathing or respiration. Na kung when we exhale, ang lalabas sa ating ilong is the carbon dioxide. And later on, I will discuss also to you about cellular respiration na kung saan naka-release or naka-produce ng carbon dioxide ang ating katawan. Okay? And how important is this carbon dioxide also? So, ngayon, the carbon dioxide and the water is processed with the help of the sunlight and the chlorophyll. Okay? And then, the products are the sugar and the oxygen. Now, the sugar produced during photosynthesis are used as the source of energy of the plant. Now, the rest of the sugar produced by the plant is stored in the form of starch. And these are all the rice, the corn, the cereals, the root crops, and other sources of carbohydrates, okay? And also the fruits and the vegetables, okay? So, yun po ang mga produkto na galing sa sugar na ginawa during photosynthesis. So, saan galing ang pagkain natin? Again, halaman. Okay? So, sino bang mas powerful? Tao ba or ang halaman? Hindi natin nakikita na ang halaman may utak, may damdamin, pero ang nakikita natin ang the importance of this plant as our source of food and oxygen. So, ganun po. How important is the plant as our source of food and
oxygen. And then the oxygen ay lalabas po siya through the opening under the leaves, which is called the stomata. Lalabas po siya, pupunta po siya sa atmosphere. Now, itong oxygen na napunta sa atmosphere ay siyang ginagamit natin upang mag-inhale tayo, makaroon tayo ng enough oxygen. So, ganun yon. So, importante ang halaman dahil siya nabigay ng pagkain at oxygen. Okay? So, the more plants, the more oxygen. Ganun yon. So, kailangan natin magtanim ng maraming halaman. Dahil kahit grass lang yan, kahit anong klase pang halaman yan, nakapagbigay yan ng oxygen. Okay? Although, hindi lahat ng halaman nakapagbigay ng pagkain. Diba? Pero silang lahat nakapagbigay ng oxygen in the process called photosynthesis. Ganon. Okay, so, sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And then, sana'y panoorin nyo rin yung iba kong mga darating na mga videos tungkol pa rin sa science. And then, kung nagustuhan nyo itong topic kong ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay? So, that is all and bye-bye!